genre dahil ang Bible ay literature at the same time. So dahil may literature siya, iba-iba siya ng genre. Madali bang unawain yung Genesis at ang mga anak ng Diyos ay napangasawa ang mga the daughters, diba? The sons of God married the daughters of men. Well, what is that? Sino yung sons of God who married the daughters of men? Diba? Scholars come up with three different interpretations. Bakit magkakaiba? At ano yung mukhang mas tama? So, hindi madaling unawain. Kasi genre siya. May genre na dapat nating unawain. Ano yung genre nito? Kasi basta na lang na, ang mga, kahit mga pastor, basta na lang ipipreach yung passage na yon, na ang interpretation, yung sons of God ay righteous men, at yung daughters of men ay mga evil, mga wicked na babae. Unfair naman sa kababaihan. Di ba? Isang interpretation doon, yung anghel daw, yung mga sons of God. At napangasawa, yung mga daughters of men. Ang tanong doon, ang angel ba ay sexual being? Spirit being sila, di ba? Pero ang tanong naman doon, ba't nananganak sila ng higante? Di ba? Maraming proposal. So, isang paraan ng pag-unawa doon, tingnan mo yung genre nung text, nung Bible na hawak-hawak mo. And then the themes. Themes and the purpose of each book of the Bible.